Sari, ang mga posibleng maging epekto ng El Niño phenomenon at babala ng pag-asa sa pagtama ng El Niño sa huling bahagi ng taon, bagamat posibleng konti lang ang mananalasa ng mga bagyo sa bansa, maaaring matitindi naman ang mga ito. Balita natin ni Oscar Oida. Ang pagsipa ng temperatura sa dagat Pasipiko at ang mabilis na paggalaw ng mainit at tubig pahilaga, dalawa raw sa indikasyong pinakamalakas sa loob ng maraming dekada ang El Niño'ng tatama ngayong taon. Yan ang babala ng Australian climate scientist na si Dr. Wenju Cai batay sa datos ng US National Oceanic and Atmospheric Administration. Ang pinakamalalang El Niño sa kasaysayan tumama noong 1997 hanggang 1998. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa Yangtze River sa China na ikinasawi ng mahigit 1,500 tao. Labis ding naapektuhan noon ang Pilipinas na nasa ika-apat na taon noong paglago ng ekonomiya. Nagkaroon ng malawakang tagtuyot. Ang pinsala sa ating agrikultura umabot ng 8.46 billion pesos sa 16 na rehiyon. Kabilang sa mga epekto ng El Niño sa Pilipinas bukod sa tagtuyot ay ang pagkatigang ng lupa at pagkulang ng supply ng tubig at pagkakaroon ng mga forest fire. Maging sa kalusugan ng tao, may peligrong dulot ang El Niño tulad ng pagkakaroon ng diarrhea at mga sakit sa balat, pagkalason dahil sa posibleng red tide, at iba pang sakit na may kaugnayan sa init tulad ng heat cramps, heat exhaustion, exterior heat injury at heat stroke. Ayon sa pag-asa, sa huling bahagi pa ng taon, mararanasan ang epekto ng El Niño. At kapag may El Niño, nababawasan daw ang bilang ng mga pumapasok na bagyo sa ating bansa. Ngayon, pag nagkaroon ng El Niño, ang tendency ng easterlies humihina. So pag humihina na yung easterlies natin, ang nagiging ano dyan is yung init ng dagat na dapat nakakarating sa Southeast Asia sa atin ay hindi na dumidiretso. So hanggang Central Pacific na lang siya. At bagamat kumakaunti ang bagyo kapag may El Niño, may posibilidad na malalakas talaga, maabot ng typhoon, pero kokonti lang. Oscar Oida, GMA News.